Okay guys, yan, welcome again sa ating another video. At sa video nito guys, ay bubuksan na natin yung in-order natin sa Shopee, yung ating reliable cord. O ano ba yung pangalan nito? Reliable 3.5mm times LR or XLR male-to-female microphone sound Canon cable amplifiers cord PCDL. O yan. Tapos wow. Guys, titingnan natin maya kung paano siya i-coconnect dito sa ating condenser. So, buksan na natin guys. Ito ay na-order natin, 190. Siyempre, kasama na yung kanyang delivery. So, ito na siya guys. So, bubuksan na natin. Yan, hindi lang pala siya matanggal. Ayan. So, ito siya guys. So, yan. Kung mapapansin nyo po, ito ay kalimitang ginagamit para po sa mga microphone. Oh, wow! So, i-coconnect natin guys at kukunan po natin ng video. Tara guys, samahan nyo ako. Ito na po yung cord na nabili natin sa Shopee. So, i-coconnect na po natin siya at ipapakita ko po kung paano siya gamitin. So, yan guys, kung mapapansin nyo po, nandito tayo sa ating mini studio. So, ito po yung condenser na microphone. So, tapos yung kanyang pong dulo, yung pinakadulo po ng kanyang wire is ganito po. So, dito sa sound card na B8, mayroon tayong dalawang pwedeng gamitin na microphone. Ito po yung tinatawag natin na yan, condenser mic, saka dynamic mic. So, dito naman sa kabila, dito sa F9, yung F9 na sound card, wala kang makikitang pang dynamic. So, puro siya pang condenser, yung capacitor wear 1 sa capacitor wear 2. So, yung gagawin natin, itong dynamic na mic, ito o, i-coconnect natin siya dito sa F9. Kasi ito kasi, nakakunik ito, itong dynamic na to. So, tanggalin mo natin itong wire ng isa. So, itong dynamic na to guys, nakakunik yan siya dito sa B8. Kasi pwede mo lang siya i-connect dito sa dynamic kasi nga, yung kanyang bakal, medyo malaki siya konti. So, yung gawin natin, subukan natin itong i-coconnect yung ating dynamic dito sa ating F9. Pero gaya nga ng sinabi ko, kasi nga 'di ba maliit yung kanyang mga butas dito at walang pwedeng pagsaksakan or salpakan itong malaki natin na cord. So yung gagawin natin guys is itong nabili natin na cord, ito po yung ipapalit natin. So tatanggalin natin ito. Ito yung dynamic na mic. Kasi guys, kagandahan kasi sa dynamic na mic guys is magiging soundproof kasi siya. So, tinanggal natin ito. Kung baga guys, hindi maririnig yung mga nangyayari na ingay sa paligid kung yung gamit mo ay dynamic. So, ngayon, tinanggal na natin at kukunin muna natin yan. So, ito na siya. Ito na yung wire niya guys, yung kanyang cord. So, itatabi muna natin. Tapos, ito tatanggalin natin. So, yan. Tanggalin natin ito, yung nakatali. So, yan na siya guys. Natanggal na natin. So, ito na po yung kanyang mukha. So, ito na siya. Yan. Tapos, ito yung kanyang pinakadulo. So, yung gawin natin guys, ipapasok natin yan dito. Yan guys, mapakita po natin kung paano po siya ikakabit. So, tanggalin muna natin itong ating mic. So, kung mapapansin nyo po, mayroon siyang tatlong bakal dyan at mayroon po siyang tatlong butas dito. So, ikukunik po natin to guys. Ikukunik po natin. So, kailangan lang guys na medyo i-post natin ng konti kasi medyo may ano siya, may kasikipan. So, yan guys, andito na po tayo. So, ayan na, nakonnect na po natin at ito po yung ating pinakadulo. So, yan, ikakabit na po natin sa ating F9. So, yan na nga guys, ang ating mic. Tapos, ikakabit na po natin ito dito sa ating capacitor wear 1. So, yan. So, yan. So, ito na. Ito na yung kanyang boses, guys. So, gumana, umandar yung ating microphone gamit po yung maliit na wire. So, guys, ganun lang po siya ka-simple. Kasi po, guys, yung advantage po kasi nito, kasi mas maganda po yung condenser kung nasa close studio ka. Pero pag yung studio mo hindi naman siya close o hindi siya totally close, siyempre may papasok pa rin ng mga sound at kung mga ano-ano. So, mas maigi na gamitin po natin itong ating dynamic para na hindi po natin kukuha
yung mga sound po na nanggagaling sa labas, unlike po sa condenser na kahit po yung pinakamalit na sound is nakaka-catch up po nung microphone. So, ito guys, so okay na. So, kaya kung gusto nyo guys na i-convert yung inyong wire, kung yung gawin natin, papalitan lang po natin itong kanyang pinaka-wire ng medyo maliit. So, yan guys, maraming salamat. At mamaya po magkakaroon tayo ng studio tour sa ating next video. At shout out pala dyan sa lahat po ng ating mga kaibigan. Siyempre sa Team Kigwahon, kay Ma'am Mona Lisa Puentes TV, kay Krista Amoncio Reyes, kay Abby Stridova, siyempre kay RKGG TV, kay Isagana Hernandez, Ma'am Emma Dancel, Ma'am Esther Lavida, Mami Tim Balindong, siyempre GM TV, kay Mrs. Rad Kiwix, at siyempre guys, kay Pig Pietz, kay ZSM Pilar, kay Bulakin yung Gala. At sa lahat po dyan, hindi pa natin na nabanggit yan ng mga kaibigan natin. Siyempre kay Jijing and NAR Channel. Siyempre kay Sir Braveheart 21. Kay Jin in Japan. Kay Ang Bisaya sa Alemania. Siyempre Triple Ad TV. At sa lahat-lahat po guys nang bumubuo sa Team Kigwahon. Kay Dax sa DZA. So yan, sa lahat-lahat po guys, maraming salamat. At siyempre, sa lahat po ng umaten sa ating live streaming. At mamaya po guys, itutour ko po kayo kung saan po ako nagla-live streaming. So yun guys, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.